Yo, what's going on, guys? Welcome back to Pininstein. At today, guys, mayroon mo tayong bagong lessons para sa mag-take ng IST Specialist Proficiency Hands-on Examination ng DHT, guys, no? So, nung last tour natin, guys, pinakitaan ko kayo ng pagbibilang ng pag-a-add ng mga numbers starting pang 1 to 100. So, ngayon, dipet naman tayo sa mga DHT. Yung nga pala doon sa nag-take sa Marawi City, no? Happy ako kasi marami nag-take ng exam. I think nasa 60 plus ang nag-take ng exam. So, patunay na marami na nag-iinganyo or naiinganyo sa exam na ito. So, sa mga taga Masbate nga pala, may kakaroon ng diagnostic examination sa DHT Masbate. So, para maging prepare kayo, guys, may mga previous videos ako na ginawa dati. So, pwede nyo balikan yung mga previous videos ko. Hopefully na makatulong sa inyo sa exam. So today, guys, pakita ko nyo sa inyo muna ang mga coverage ng course na ito. So una po dyan sa coverage for this course is data manipulation. Tinuro ko na kayo, guys, nung previous natin videos. Tinuro ko na rin kayo ng database manipulation and file handling. So natapos na tayo, guys, sa data manipulation and also database manipulation. Dito nga pala sa database manipulation, baka in case na baka meron pa kayong gusto malaman na keywords, pag-control lang date ng data sa loob ng database. So, pwede kayo mag-request, guys, ng additional information para sa database manipulation. So, ngayon, guys, pag-usapan natin isa file handling, no? So, may mga ilan kasi na examinees na nag-take and ito yung na-encounter nila. So, basically, itong file handling is paggamit ng para rin siyang database. So, mag-store ka rin information, pero yung gagamitin mo isang uri ng text file or isang notepad, no? Doon ka mag-store ng information, and then maglalagay ka, mag-write ka, and then mag-retrieve ka ng information. So, kukunin mo yung nakasulat doon sa isang spreadsheet, papunta doon sa inyong program, no? So, basically, yan yung pinaka-basic, no? File handling. So, siyempre, pag-usapan natin today is ICT Specialist Proficiency Hands-on Examination or Second Examination File Handling Intro. So, we start tayo sa pinaka-basic, guys, dito sa file handling. And then, mag-advanced topic tayo sa susunod na lessons, guys. So, pag-usapan natin ang using basic I/O file handling. So, I/O stands for input-output, no? So, pag-sulat and then pag-kuha ng information dun sa pag-manipulitan ng isang text file. So dito, guys, papakita ko rin kayo ng iba-ibang way, mga commonly used na methods. Kaya na pag-copy, move, no? Papakita ko kayo, guys, mga commonly used na sa file handling. So una-una pag-usapan natin ang what is file handling muna. So generally, the file is used to store the data, no? So para rin siyang database, kaya sinabi ko kanina, nag-store siya ng information or data. The term file handling refers to the various operations, no? So it refers to different kinds of operations, guys, no? So like writing the file, so may pakita ko sa inyo, guys, pag-create ng file, reading from the file, writing to the file, and appending the file, no? So guys, patahan kayo ng mga ways paggamit ito, guys. So there are two basic operations which is mostly used in file handling are reading and writing. So, yung pinaka-basic, guys, no? Two basic operations na kalaman-laman nyo sa file handling. So, commonly used class for writing and reading. So, para malaman nyo, guys, may mga class na ginagamit, guys, sa pag-handle ng file handling. So, yun na dyan is file info, no? Provides the properties and instance methods for the creation, copying, deletion, moving, and opening of files. Yun, guys, no? And aids in the creation of file stream object. So, ginagamit doon si file info. Ito gagamitin natin, guys, para makapag-create tayo ng file. So, para sa kalaman nyo, guys, so hindi lang notepad ang pwede magawa nyo dito sa file info. Pwede ka makagawa ng different kind of files. For example, yung document sa Microsoft Word. Meron din PDF, no? Kapakita ko sa inyo, guys, paano gumawa.
So, pag-copy rin, copy yung deletion. Kuha tayo ng copy na existing na file, or pwede natin i-move or i-burahin natin. No? So, gagamitin natin si file info para magawa yung lahat ng yan. So, meron tayong tinatawag na stream writer. Ito naman implements text writer for writing characters to a stream in a particular encoding. So, si stream writer na basically ginagawa naman niya is siya ang class na ginagamit para makapagsulat tayo ng information papunta doon sa text file or isang uri ng file. And we have also a stream reader. Implements a text reader that reads characters from the byte stream in the particular encoding. So, ginagawa naman niya, binabasa niya yung information doon sa notepad. And then, pwede natin makuha information papunta doon sa program natin. So, stream reader naman. Ito na gagamitin natin, guys. Mamaya, papakita ko sa inyo, guys, isa-isa nito, ang paggamit ito, guys. Pero, unawin natin si file info. No? So, basic file info methods. So, meron tayong create. So, paano mag-create ng file? No? Mamaya, papakita ko sa inyo, guys, paano mag-create. So, gamitin natin ito, si create, itong method na to, para lumika tayo ng file sa loob natin computer. So, example. So, dito sa ating Visual Studio, na tayo dito sa so, new project, no? Magawa tayo ng bagong project. And then, pangalan na natin. For example, file handling activity, no? And then, getting okay. And then, gagamitin natin, guys, is, by the way, gagawa tayo ng kahit Windows 4 application na lang. Pwede na tayo gumawa ng console, guys. Walang problema. No, kung gusto nyo, guys, pwede ko yung gawin sa mga gusto mag-request. Pero today, pakita ko kayo ng Windows 4 application gamit ang file handling. No? So, pwede tayo sa OK. Pwede tayo sa ating makapag-write. Piliin yung paanong klaseng gamitin natin sa Windows 4 application and then click OK. Ngayon, mabukas tayo ng Windows 4. So, yan, guys, no? So, dito guys, gagawa tayo ng button. No, gagawa tayo ng button dito. Ano ba yun? So, all Windows Form, gagawa tayo ng button. Yan, lagdang natin. And then, punta tayo sa properties ng button na to. So, sa properties niya, kung nakikita nyo guys, ayan ko na lang. So, sa properties ng button, patignan natin to ng create, no? Create file. And then, punta tayo sa saan ba yun? So, name natin, palitan natin ng BTN create. Tapos, since nakalate na nagkakuha natin, punta pa tayo sa font. Palaki natin yung font, guys. So, at least, palitan natin ng kahit 16 bold. Okay. So, yan, guys, no? At yan, palaki lang natin. Yan. Kapag kayo tayo ng masyado malaki, no? Ganyan lang. And then, palaki natin itong so, dito, guys, pakita ko kayo para pag-create. So, double click nyo yan, guys, no? Double click yung create file na ginawa natin yung button. And then, yan. So, magkukuda tayo dito. Sa BTN create click, no? Magawa tayo ng library. So, using system.io. So, yan, guys, no? Ito yung gagamitin natin, guys, para makapag-create tayo ng file info and stream writer and stream reader. Gagamitin si IO, guys. So, dito sa loob nating BTN create, magawa tayo ng, dito sa ating class, guys, magawa tayo ng file info. Sabihin natin dito is file equals new file info. And then sa loob niya, maglalagay tayo dito ng address, no? Location, guys. Kunin natin location, guys, yung ginawa kong folder, which is ito, no? Right-click lang natin. Dito sa ating folder na ginawa, right-click lang natin. And then, punta tayo sa properties. Actually, pwede kayo kumuha na ibang location, guys. Hindi lang folder. Gusto nyo kunin yung file doon sa mismo sa desktop nyo. So, kayo, guys, na bahala, no? Pero gusto ko dito sa bagong folder para hindi masyado magulo, no? So, gagawin din ko, kukopyahin ko lang to, guys, itong sa location. Sa location, guys, no? Kinopya ko lang, guys, copy. And then, punta ako sa aking, yan,
And then, ilagay ko siya dito sa loob. Yan. Huwag niyo makalimutan maglagay ng at. Then, sa loob niya is, yan. So, yan mangyayari, guys, no? And then, ilalagay niyo yung pangalan ng folder. So, ano ba yung pangalan ng folder natin? So, may pangalan tayo na task, no? File folder. Ito pinangalan ko, guys, no? Sa ginawa kong folder. So, kaya tayo dito, guys, sa ating pinangalan ko siyang file folder. Yan. And then, gagawa tayo another slash. Pangalan ko na file, na gagawin kong file is, for example, created file, no? So, yan, guys, sa pinangalan ko sa loob ng file folder and then .txt. So, yan, guys, no? And then, dito sa ating ginawang button sa baba, nilagay tayo dito ng kunin natin, guys, yung variable sa taas. May explain ko sa inyo, guys, no? Itong variable na ginawa natin sa file info, lagay natin dito, file.create. Yan. Yan lang, guys. Ayun nga, gamitin natin, guys, no? So, ang mangyari, kapag pinindot natin to, gagawa siya ng bagong file, which is the notepad, no? .txt. So, try natin, guys, no? Yan. So, ang mangyari, pag-click ko itong button na to, kailangan magkaroon ng file dito sa loob. Check natin, guys, ha? Yan, dito. So, kailangan magkaroon ng file dito sa loob, guys, no? Pag-create natin, pag-click natin ng create file. So, create file, click ko lang. Yan. Napansin mo, guys, no? Nagkaroon ng file na may pangalan created file.txt. So, yan, guys, ang ginawa natin. Ginawa nating file, guys, sa first lesson natin dito sa basic file handling, no? So, nakapag-create tayo ng notepad. Pwede tayo mag, ano, guys, no? So, close equals ko lang. Pwede tayo maglagay dito ng sentence. For example, Pinoy, or maglagay na lang ako ng word na Pinoy Einstein. Then, pwede natin save. No? So, hindi lang ang text file, guys, or hindi lang notepad na pwede mo magawa. Pwede ka rin gumawa ng ibang klaseng document. For example, gagawa ko ng iba, no? Instead of TXT, gawin kong doc. So, basically, magiging Microsoft Word siya. Na is uri ng file. So, i-play natin. And then, po tayo sa folder para makita nyo. Then, maximize natin. May pag-click ko ng file, kailangan magkaroon ng other file, pero different file na. Ang type niya, iba na. So, click on create file. Yan. Napansin mo? Nagkaroon ng Microsoft Word .doc, no? So, pagbukas natin, so, yan ang itsura, guys, sa Microsoft Word yung ginawa natin, guys, no? And pwede ka rin gumawa ng PDF file. So, for example, so instead na gawin natin PDF, so, pag-play natin, so, tayo sa folder, and then yung kanyang program, and then, maximize. Pag-click natin, kailangan mag-create ano, ng PDF file. Yan, nakita nyo nga, guys, no? Pag-click ko, nagkaroon ng PDF file. So, napansin nyo, guys, na kapapunta kayo sa size 0, no? Kasi wala siya laman. Ngayon, pag nag-click tayo, guys, pag double-click tayo, yan. Pwede tayo magsulat dito kung gusto nyo. Pinoy Einstein. Then, save. Tapos, pag close mo itong program, napansin mo, nagkaroon na siyang 26, no? Kasi nalagyan mo siya ng laman. So, yan ang mangyayari, guys, no? Kapag-create tayo ng file. So, next lesson natin, guys. Ating pag-usapan naman dito ay yan, move to. So, ano maginagawa nito, no? Move sa specified file to a new location, providing the option to specify a new file name. So, dito, guys, pwede kayo makapag-transfer ng file kung anong ginawa mo, papunta doon sa ibang location ng sa loob ng computer mo. For example, dito, guys, no? Gagawa ko ng folder dito sa loob ng file folder natin. Dito ang gagawin ko, guys, no? Gagawa ko ng bagong file. And napangalan ko dito, inside file folder. Yan ang pinangalan ko, guys, no? So, kung gusto kong mangyari, itong ginawa kong file dito, papasok dapat dito sa loob ng inside file folder. So, paano mangyayari yun? Gagamit tayo ng move to, no?
So, buna tayo sa file folder. Yan, punta tayo dito, guys. And then, gagawa tayo ng bagong button. No? Copy-paste lang natin. Copy-paste. And then, so, yan, guys, no? Papangalan natin, guys, ito ng iba. So, punta tayo sa properties nito, ng bagong button natin. And then, punta natin siya ng BTN mood. And then, punta tayo sa kanyang text. Sabihin natin, move file. Ayan, no? So, yan, guys, no? Pinatan natin siya ng move file ng text and then sa BTN move. May double click natin siya, guys. So, dito, guys, copy lang natin to. Lagyan lang tayo ng file. Sa file din po natin, guys. So, nga pala, guys, please ko nga pala, guys, to kanina, no? So, nag-create tayo ng class. Pinangalan natin ng file, ang variable equals new file info. So, ito nga pala, guys, itong location na to. Ito yung exact location ng file natin na ginawa, no? Kanina. Maglagay kayo lagi nito ng at, guys, no? Specify niya ang specific location ng file na yun, no? And then, pag-click natin, guys, no? Nag-create siya ng file. So, ngayon, guys, gagawa tayo ng file.move2, no? Yan. So, gagawin naman ito, na-transfer niya any na, kung naman nakalagay dito sa taas, guys, ita-transfer niya sa different location. So, gusto ko i-transfer is txt. Yung ginawa natin notepad, guys. So, gagawin ko, kakopy ko na lang to, guys. Copy-paste para madibilis tayo. And then, ilagay ko siya dito sa loob ng move2, no? Ilagay ko siya dito. Yan. Nandito siya na sa loob ng file.move2. And then, tapos sa loob dito, lagay ko ng inside file folder. So, yung pinangalan natin, guys, no? Sa ating bagong folder. And then, same pa rin siguro. Pwede natin change, guys, no? Pero, papakita ko sa inyo muna, guys, paano mag-transfer. So, yun ang gagawin natin, guys. So, i-play lang natin, guys. Play. And then, punta tayo sa dito. No? Napansin nyo, guys, ito, guys, no? Diba, ang ginawa natin is pinilitan ko ng txt kanina, no? Kanina PDF naging txt na doon sa ating location sa string sa log file po info natin. Ngayon, mangyari, guys, kapag click ko nito, move file, isabihin itong file na to na txt, matatransfer siya dito sa folder. Kailangan mawala siya, guys, no? So pag click ko, napansin nyo, guys, no? Bigla siya nawala. Magic, no? Magic, guys. So, nangyari, nag-transfer siya sa inside file folder. Ayun, kung mapapansin mo, nasa loob na siya ng inside file folder natin, yung created file.txt. So, yun ang ginagawa, guys, ng move file, no? Pili natin, guys, i-change, no? Yung kanyang name. Pag-transfer lang, iibahin natin yung pangalan, for example, no? So, close ko na to, guys. Dito sa, yun, no? Pero, syempre, since na-transfer natin, ibig sabihin, wala na siya doon. So, ibig sabihin, kailangan palitan natin ito kung ano yung available na doon sa file folder na folder natin. So, ang available na kasi doon is yung PDF at yung doc, no? So, palitan natin ang doc. But now, ang gagawin natin, instead na ito, palitan natin ang pangalan. So, ang pangalan natin is new created file. .doc. Yan. Yan ang papangalan natin, guys, sa magbago natin yung file at transfer natin sa inside file folder. Pwede nyo, guys, i-change yung i-rename yung file na panggagalingan pag kukunan at ilalagay na nyo sa different location. Pero different na yung pangalan niya. So, for example, print natin, guys, no? And then, so dito, guys, no? Punta tayo sa file folder. So, pagka-click ko ng move file, kailangan matransfer itong doc na to, created file.doc dito sa inside file folder. And papalitan niya yung pangalan. No? Ayan ang mangyayari, guys. Si created file, pag-click natin ng move, no? Nawala si created file.doc. So, dito siya sa inside file folder. Ngayon, pagbukas mo, yan. Diba? New created file. Diba yun ang pinangalan natin ng bago doon sa move 2 na location. Pinalitan natin yung pangalan. Yan, guys, ang nag-iitsura niya.
No, pati syntax pa rin niya kanyang size. Kasi yun naman niya pa rin, no? Ano yung ginagawa ng move to, guys? Itatransfer mo yung file papunta sa different location. Pwede mo siya i-change, pwede mo i-rename siya, guys, no? Yan ang ginagawa, guys. So next nating pag-uusapan, itatawag na copy to. So ang ginagawa naman ito, guys, nagbibigay lang naman siya ng kopya. For example, yung nilagay mo doon file doon sa file folder, kukopyahin lang na naman niya papunta sa different location, no? So sabi dito, copies an existing file to a new file, disallowing the overwriting of an existing file. So for example, guys, pakita ko kayo paano paggamit ito. So dito, guys, gagawa naman tayo ng bagong button, no? Gagawa tayo ng bagong button, copy, paste lang. Hindi, palitan natin to ng copy file, no? So punta tayo sa properties, palitan natin copy file. And then change natin yung kanyang BTN. So BTN copy. So yung gagawin na, guys, get natin siya ng BTN copy yung kanyang rename. And then double click natin, guys. Again, change natin stats. Double click and ito yung makikita mo. Ngayon, kunin ninyo yung file, no? So yan, guys. And then copy, lagay tayo ng copy to. Yan. And then kopyahin niyo yung location, guys. Ano ba yung location niya? Kopyahin niyo ito. For example, ilagay niyo siya dito sa loob na copy to, no? So ang gagawin niya, magkukopya siya ng file. So change natin, guys. For example, created file pa rin. Pero nakalagay, guys, sa file folder is different na, di ba? Ang nakalagay na is, pumunta tayo sa file folder, createdfile.pdf na. So gagawin natin dito, palitan natin ng PDF, kasi hindi na lang nakalagay doon, eh. Kasi pang mangyari yan, hindi makikita. Wala siya makikita kapag doc nilagay mo ito, kasi wala namang doc doon sa file folder natin ginawa. So kailangan change natin, guys. Pinatang ko ng createdfile.pdf. And then, dito, syempre, PDF na. Pero, change natin yung location, guys. Ginawa natin yung folder is inside file folder. Yan. So, gagawa tayo ng kopya. I-transfer natin doon sa inside file folder na ginawa natin yung bagong folder. So, for example, tingin natin, guys, no? Yan. Copy file. So, punta tayo sa folder natin. Yan, no? So, ayun rin file na program natin. Ngayon, kapansin mo, di ba na dito siya sa ating file folder. Ngayon, mangyayari, kailangan itong file na to, which is na created file.pdf, magkaroon ng copy dito sa loob ng inside file folder. Yan ang basically yung mangyayari, guys, dito. No? So, pag click natin yung copy, kailangan magkaroon ng copy doon sa inside file folder natin. Ngayon, kung papasok tayo sa, guys, no? Pumasok tayo sa inside file folder, mapansin mo, na-copy niya yung createdfile.pdf. No? Napansin nyo, guys, dito, createdfile, di ba? .pdf. Pagpasok mo sa inside file folder, yan, createdfile.pdf. Nagkaroon siya ng copy, guys, no? Ayos, di ba? Yan ang gagawa, guys, ng copy to, no? Ang isa mga commonly used sa file handling. Ngayon, next lesson natin, guys, is, yan, delete method naman, no? Delete specific file. So ginagawa niya, kunin yung nakalagay doon sa location. So nideclare natin sa taas, magkaroon basically ng yan, magkakaroon ng behavior niya sa loob ng file folder. So magbubura yung panaman yung nilagay mong location sa file. Specific location niya, yung kung saan man siya nakalagay, doon siya madi-delete, no? So for example, guys, no? Dito, i-close na natin. Gagawa tayo ng bagong button. So dito, copy, paste, and then palitan natin 'to ng sa bago natin delete file. Yan. So text natin, and then sa text natin, guys, ang pangalan, guys. Palitan natin ng BTN dito sa taas. So BTN delete. So, button delete, sabihin yan. So, pag double click natin, guys, nito, yan, BTN delete na tayo, no?
So, meron tayong btn move, copy, btn delete. So, ang gagawin naman niya dito, maglalagay lang naman kayo ng file galing sa file info na class na ginawa natin kanina, dot delete. Yan, no? Yan lang. So, halimbawa, since wala nang laman, di ba? Wala nang laman yung file folder natin. O, yan pa pala. Meron pa pala. Okay, meron pala kasi nag-copy lang tayo kanina, guys, di ba? Nag-copy lang tayo. So, buburahin natin to, guys, itong sa file folder natin. Itong createdfile.pdf. Buburahin natin to, no? So, paano yun? Tayo dito sa ating Visual Studio. And then, dun sa ating file info file. Ganun pa rin. Ano pa rin pala siya, no? So, gagawin lang natin. I-play lang natin, guys, no? Pag-click natin tong delete na to, bubura yung file na yun. So, createdfile.pdf. Mabubura siya, no? So, start. And dito, guys. No? Created file. Ngayon, pagbukas mo. Yan. So, kailangan pag-click ko ng delete, no? Pag-click ko ng delete na to, guys, delete file, mabubura itong created file. Dito na, guys, delete file. Click. Napansin nyo, guys, nabura, nawala. Burado na siya, guys, no? Nabura na siya, guys. So, mangyayari, doon sa dinelete natin, nabura na siya permanently. Pag-click na ng delete, hindi na siya mapupunta doon sa recycle bin. So, basically, mangyayari, permanently delete na siya. Hindi siya pwede balik, no? Kahit kailan. Forever. And ever. So, yun, guys, mangyayari, guys, no? Paggamitan ng file.delete na method, so, burado na siya permanently. So, yun, guys, mangyayari, guys, pag ginamit mo ang delete method. So, no? Yung sa atin, next natin lesson will be, yan, create text. So, ito nang ginagawa, create sa streamwriter that writes a new text file. So, dito guys, isasabay ko na lang siya sa streamwriter na para mas madali yung makikita, maintindihan, mapagamit ang create text. And also, meron tayong tatawag na open text. So, create stream reader with UTF-8 encoding that reads from the existing text file. So, ito naman gagamitin ko naman siya, stream reader, itong open text, no? Doon ko gagamitin siya. Ito naman, itong create text, gagamitin ko siya sa stream writer. Mamaya, guys, no? So, pakita ko kayo, guys, muna paano mag-write, no? Papunta doon sa, so, gagamitin natin ang notepad na lang, guys, no? So, gagamitin natin, guys. So, dito, guys, no? Gawin ko, bago ako ng bagong button. But this time, lalagay ako ng text box. So, arrange ko na lang to, guys. Lagay ko lang dito. And then, gagawa ako ng text box, no? Text box. Where are you? And then, gawin ko siyang multi-line. And then, palakihin ko siya, no? And then, palitan ko siya ng properties. Punta tayo sa properties. Palitan ko siya ng name. Lagyan ng txt. Writer. And then, kanyang name. Huwag na yung name, no? Ang kanyang font na lang. Palaki natin yung font. So, gawin ko siyang 16. Bold. Okay. So, yan guys, no? And nagagawa tayo ng bagong button. Copy-paste na lang. So, itong sabihin natin dito is submit, no? So, sa bagong button natin, punta sa properties. Pagkita natin ng btn submit. And then, punta tayo sa yun nga ata. Ay, tama. Sa text natin, pagkita natin ng submit. Ayan guys, no? So, pag-click ko ng submit, guys, kailangan kung yung ilalagay ko dito, nakasulat dito, malalagay siya doon sa text file na ginawa natin or sa notepad. So, double click lang natin. And then, may palitan tayo guys dito, no? File info. Naglalagay na tayo dito na kasi yung mga file, andun na mismo doon sa lahat sa inside file folder, no? So, syempre, kailangan palitan natin to. Inside file folder, no? Inside file folder. And then, patayin na txt. Created file. Tama ba?
So, tayo sa inside file folder. Yan. Created file.txt. Meron nga talaga. Existing siya, no? Exist. So, mangyayari, inside file folder. Check yung nga yung mga spelling, guys, no? Kailangan yung spelling nito, guys, yung location, kailangan exactly the same. Walang capital letter, walang nag-iibang, may mga symbols and bago. Kailangan exactly the same kung yung nakalagay, nakasulat dito, doon sa location, sa properties ng folder, sa name na ilalagay mong file, no? So, gagawin natin dito, guys, is sa submit button, ginawa natin kanina, lagay tayo ng stream writer. Yan. Gagawin din class. And then, dito sa loob natin, sabihin na lang natin, tagasulat. Tagalog talaga, no? Or sabihin natin writer na lang. Writer class. And then, equals. Yung file info natin. Kunin natin siya, no? Yan ang pinangalan natin, guys, is file. Diba? Yan ang pinangalan natin. And then, create. Create text. Open close parenthesis. Yan. Yan ang gagamitin ng gating, guys, no? So, yan, guys, no? And then, papakita ko kayo, guys, ang tinatawag na. Papakita ko kayo, guys, paggamit ng yan, commonly used stream writer methods. So, doon sa ginawa natin class, guys, stream writer, gagamit tayo ng tinatawag na write, no? Write data to the stream. It has different overloads for different data types to write in stream. No? So, punta tayo guys sa Visual Studio. So, dito sa Visual Studio, maglagay tayo ng writer class dot write. No? And then, ilagay natin sa loob ay yung txt writer dot text. So, basically ito yung text box ng ginawa natin kanina. Ngayon, huwag nyo kakalimutan guys, maglagay ng writer class dot close. So, very important to guys, para man-perform mo yung activity na gagawin mo pagsusulat, kailangan ma-close mo. Gaya ng sa database guys, nung pinakita ko sa data manipulation, kapag magagawa kayo ng activity, isang mag-perform kayo ng isang manipulation sa database, huwag nyo makalimutan mag-close guys, no? So, pumunta tayo guys sa ating yan, sa ating created text pa nag-play tayo yan, no? And then, pa tayo dito sa ayun ko try natin guys magsulat, no? So magsulat tayo guys dito ng nangyari ako si Pinoy Einstein. At nag-submit tayo guys, kailangan mangyari kung ano yung nakasulat dito sa text box ay ilalagay dito sa loob ng notepad, no? So, pag-click kang submit, so, kailangan dito sa loob yan, guys, no? Nagkaroon na siya ng text sa loob. Ako si Pinoy Einstein. Yan, guys, no? Ngayon naman, what if malagay ako ng ganito. Ako ay gumagamit ng C#. Nag-new line ako guys, no? Kapag nag-submit ako, ganun pa rin ang lalabas sa loob ng text box. Sa loob ng notepad guys, no? So, nagkaroon ng new line. Kung ano yung nilalagay ko ito sa text box, yun ang malalagay sa loob ng notepad, no? Yung basically nagagawa niya guys. Yan. Kasi nag-on yung nilalagay ko dito, may susulat niya dito sa loob. Ngayon guys, what if gumamit tayo ng tinatawag na write line. So, anong ginagamit ito? It is same as write, but it adds the new line character at the end of the data. So, ginagawa lang naman niya, pinagkaiba lang naman ito, magsusulat siya, tapos nagagawa ng line. New line siya guys. So, kapakita ko sa inyo guys, paano paggamit. Dito guys, papalitan ko lang to ng ganyan. Ngayon pa nag-play tayo. So, sa ating, no? And then, sabihin ko dito is, kumusta mga, kumusta, or sabihin na kumusta kayo.
Hindi pa nagsabit ako. So parang simple na nga nangyari guys, no? So naisuot pa rin niya yung kumusta kayo. Pero nagmagawa siya ng new line. Yung basically ginagawa lang niya guys, no? Sulat siya at the same time, gumagawa ng new line, no? Ayan guys. So dito guys, syempre yung close guys. Pinakita ko na siya guys kanina paggamit. So lagi nyo itong gagamitin guys every time na magsusulat kayo at magbabasa ng text file. So closes the current stream writer and objects. So ngayon naman guys, pakita ko naman kayo yung itawag na yan, commonly used stream reader methods. So dito naman, ang gagawin nyo dito, dalawa lang naman gagamitin nyo, commonly used guys, no? So read line reads a line from input stream and return the data in form of string. So pagkuha nyo, magiging isa form of string siya. Ang return niya is string. Kapag nagbasa kayo, and then magta-transfer kayo papunta dun sa program. And then syempre yung close, closes the current stream reader object. So yun ang ginagawa niya guys. So pakita ko sa guys paano paggamit. So dito sa stream reader, gagamit tayo ng open text, no? Yung pinakita ko sa guys nung kanina, file ano info, no, paggamit ng file info class na may methods. So gagamit tayo ng open text. Gagawa tayo ng bagong button. So dito, so close muna natin. And then gagawa ka tayo ng bagong button. Sabihin natin, or transfer ka na lang. So dito, gagamit tayo ng pangalan natin guys ng read. So punta tayo sa text. Still sa build, pangalan natin siya ng read. And then, sa kanyang pangalan, pangalan natin ng btn read. So, double-click na yung button guys. And dito, gamit na yung tawag na stream reader, no? So, read file equal. So, binangalan ko variable guys sa stream reader. And then, si file dot open text, no? Yan. Ayan lang ang gagamitin guys. Sa read file, so read file dot read line. And then, gagawin ko is, lagyan ko txt writer.text equals readfile.readline. So, mangyayari, babasahin niya yung bawat linya. So, kung yung nakalagay doon sa linya, sa first line niya, yun ang papasa niya doon sa text writer. Kung yung mabasa niya doon sa pinaka first line. And then, syempre, file dot close. Siyempre, magamit na magka-close kaya na kanina sa pag-write natin as kailangan mag-close at the same time dito rin sa read stream reader kailangan rin mag-close pagkatapos natin magbasa ng text file. So, punta tayo sa no? Check muna natin. Tama naman siguro. Created file. And then, pag nag-start tayo. So, may tinype na tayo dun sa ating text file, sa ating notepad. So, dapat dito, magkaroon ng text dito sa loob ng text box natin. Kapag nag-create tayo ng read. So, babasahin niya kung yung nilagay natin doon, no? So, tignan natin yung read. Yan. Diba yan yung tinype natin kanina? So, binasa niya yung nilagay natin doon sa ating text file. May what if ganito, guys, no? Kumusta kayo? Mabuti ba naman ba? Sabihin natin sana okay kayo. Yan. Ngayon, pag nagsubmit ako, so may magsusulat siya papunta doon sa text file. So pumunta tayo dito sa ating napansin niyo guys na nagsulat tayo nito, no? Yan. Kumusta kayo? Mabuti naman ba? Sana okay kayo. Ngayon kailangan ito may ilagay natin doon sa text box. Ngayon kung pabalik tayo din sa program, pag nag-read tayo, napansin mo, isang linya lang yung binasa niya. Isang linya lang guys. Bakit no? Kasi, hindi naman niya binasa yung new line. Yung bagong, ang ginawa lang naman niya, kundi yung nasa taas, yung pinakauna, yun ang binasa niya. So, paano natin bababasa guys, pati yung sa baba niya, yung mabuti naman ba, sana okay kayo. So, gagawin tayo ng loop, guys, no?
Ilulup natin guys para mabasa natin yung buong laman ng text file ng Notepad. So paano gagawin yun guys, no? So gagawin ko dito guys, instead na ganito, malagay ako ng while. So while, gagamit ako na pala ng string str equals none. So gagamitin ko, so str text equals read file dot read line not equal null. So gagamitin ko, cut ko lang type, paste ko dito, and then sabihin ko dito yan, and then sa baba maglalagay ako ng txt dot append text hello na environment dot new line, no? So explain ko sa inyo guys ano nangyari dito, no? So start tayo. Yan. Ngayon, di ba guys, ang nakalagay dito guys sa ating created text is ganito. Yan. So mangyayari, kailangan mabasa natin yung buong area niya. So paano yung mangyayari? Kanina guys, di ba kasi isa lang, itong binasa lang niya. Ang binasa lang niya guys, itong kumusta kayo. Ngayon dapat, babasa niya buong area, no? And then at the same time, mag-new line din siya, gaya ng nangyayari dito. So punta tayo sa file, and then kailangan dito para nag-grid tayo kung ano yung mga itsura nito dito sa ating notepad, same din dito sa text box. So para nag-grid tayo, musta kayo? So mabuti naman, no? Mabuti naman ba? Okay, mukhang may error tayo guys, check natin. So dito nga pala, pakitan natin to ng str text. Yan. Then start tayo ang play. Kalimutan kong palitan, no? And then, dun sa... So, ngayon lang ang mangyari, pa nag-grid tayo, pabasahin nyo sa loob, no? Kailangan ito, kung mag itsura nito, same dito sa text box. So, read. Yan. Nakita nyo, guys? No? Nalagay niya yung loob nito, dito sa loob. Kasi kapag hindi natin ginamitan ito, guys, for example, tinanggal natin itong text writer that append text, so mangyayari, no? Nag-comment tayo guys, mag-play tayo. Yan. So mangyayari kapag nag-grid tayo. Yan. So hindi siya nag-new line, no? Ang ginawa niya, pinagdikit lang niya yung bawat text sa loob ng pag-grid niya doon sa text file. So ginawa niya, pinagdikit lang niya. Nag-concatenate lang basically yung mga strings. Kaya nagkadikit-dikit sila. So hindi siya tama, no? That's why ginagamit tayo ng txt writer that append text environment new line para ang purpose magkaroon ng new line every time na maglalagay siya ng sentence sa bawat linya, no? So nangyari ito guys, gumawa ako ng variable and equals file.open text, and then gumawa ako ng variable na string na na blanco. So gagawin niya, so every time mag-read ako, babasahin niya, bubukas siya ng file, bubuksan niya yung notepad, no? Equal niya dito sa stream reader kasi babasahin niya yung loob ng notepad na yon. Then gumawa ako ng variable na string, and sa while str text equals read file, no? That read line. So kapag nagbasa siya doon sa loob ng notepad and not equal to null, so ibig sabihin kung may laman siya, kung hindi siya walang laman, basically. So basically parang gusto sabihin kung may laman siya, no? Magpapasa siya ng str text, no? Kung ano yung nakalagay sa linya 'yon, ipapasa niya dito sa txt writer.txt. So gumamit tayo ng gitong sign na add end, no? Ang purpose is ma-concatenate natin, may ilagay natin sa bawat linya. No? Kapag ka dinanggal kasi natin yung txt write dot append text, so mangyayari, ididikit-dikit lang niya bawat sentences, no?
So, gumamit tayo ng TXT. So, ibig sabihin kapag naglagay tayo, nagpasa tayo ng str text, kanina base dito sa pinakaunang linya, ilagay dito sa TXT writer.txt. So, and then, ang mangyayari, magkakaroon new line. So, TXT writer.append text environment.new line. So, mangyayari, magkakaroon din new line. And mag-loop na naman siya ulit. So, mangyayari, kapag nagbasa na siya dun sa panawang linya, kapag nagbasa siya, guys, so dito, kapag nagbasa naman siya dito sa bago linya kasi nag-loop na naman siya ulit, panibagong linya. So, since may laman pa, so sabi dito not equal to null, sabihin, kung meron pa bang, may laman pa ba sa pangalawang linya? So, oo, no? So, mangyayari, txt writer.txt, so mag-concatenate naman siya, mag-a-add na naman siya ng string doon sa ating text box. So, basically, mangyayari, nagkaroon na naman ng sentence sa pangalawang linya. So, nangyari, nagulong naman new line, sabihin, napunta naman siya dito sa baba, sa pangatlong line, guys, no? Pagkatapos mag-new line, ng pangalawa, nagkaroon ng new line na naman ulit, and then binasa naman niya itong, sana okay kayo. And then, pinasa naman niya ulit doon sa text box natin, at nag-create naman ng new line. Pagkatapos nun, since pagpunta niya dito sa pangatlo ay sa pang-apat na linya dito sa baba, since wala nang laman kasi not equal to null na eh. Ibig sabihin, ang pang-apat na linya is null na siya. No? So, ibig sabihin, magtatapos itong loop na to and then read file.close. And so, nangyari, nalagay niya lahat ng sentence sa loob ng text box. So, yan guys, no? So, kunyari, nga pala guys, so mababalin ako. So, txt writer.clear. So, mangyari kapag every time nagtatype ako, ang magsasubmit ako, mag-clear yung buong text box. No? Ng txt writer.clear yung ginagawa niya. So, maglalagay ako guys, no? Kunyari, Sue, Mark, Janet, Chloe. So, mga pangalan guys, no? So, magsasubmit ako. So, makiklear siya, guys. So, kailangan pag-read ko, yun ang lalabas dito sa text box. So, yan, guys, no? Yan, guys. So, we have completely performed the activity of writing and reading. So, yan, guys, ang ating lesson sa today's lesson, guys. So, hopefully, may natutunan kayo, guys, sa pag-read and write sa basic file handling ng examination ng DACET sa hands-on examination. So, guys, next lesson natin guys, file handling pa rin, pero advanced na. So, thank you guys for watching. Hope to see you guys on my next videos. God bless.